Hey guys, good afternoon and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol po kay Main and Alden Parin ngayong hapon na to. But before that, nais ko magpasalamat muli sa inyong walang sawang pag-support sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. Eto na, simulan na po natin guys. So ngayon, happenings po hanggang ngayon, yung isa sa mga event sa Skydome at SM North EDSA. So makikita natin doon na sandali lang pong pumunta doon si Alden Richard. Parang sumadya lang po siya doon para po magsalita. At the same time guys, para ipakilala mismo. So mga naka-t-shirt na po sila na may Riyadh. So makikita natin doon guys, ayan po yung video. Kung gusto nyo pong mapanood yung mga sinabi po ni Alden Richards dyan, it almost 1 minute and 30 seconds yata siyang nagsasalita po dyan sa stage ng Skydome. So papanood ko po sa inyo, panoorin nyo muna ito. So after nung event po na yan, so mga parang nagmadali din pong umuwi po si Alden Richards. So makikita natin dyan po sa parking area kung saan parang binati din po siya ng mga executive mismo doon po sa isa sa mga may-ari po ng esports po na yon. So makikita natin dyan lahat ng kaganapan sa parking lot. So may baba po ng escalator ng SM North EDSA. So pababa po dun sa Skydome, di ba? Meron para dahan po ng kotse doon. So, doon po nag-park si Alden Richards. So, makikita naman natin dyan yung mga kaganapan na sinasabi ko po sa inyo. At ito po ay legit at ngayon po yan happenings ngayong araw po na to. Wala po si Alden Richards sa airport gaya po ng sinasabi po ng iba dyan. Wala po sa Japan ang sinasabi po nila na dumiretso na daw po sa Japan. No guys, dahil nandyan pa po siya sa SM North EDSA. So, isang event po ng ML tournament guys. At the same time, kung pupunta man si Alden Richards ng Japan by after na ng New Year, kasi sabi ko nga sa inyo, makikita niyo ba yung chart board dyan na live po ang New Year countdown o New Year countdown mismo dyan po sa Seaside Boulevard ng Mall of Asia. So doon po mangyayari po at gaganapin uli for almost 2 years na hindi nagawa yan mismo yung New Year pagsalubong na yan ng New Year. So ngayon uli, mauulit ngayon 2023 sa pagsalubong po ng taong susunod ay dyan po gagawin po sa Seaside Boulevard ng Mall of Asia. So kasama po si Alden Richards doon at siya po yung mauuna sa isa sa mga happenings at pakikipag-usap po siya sa mga K-pop stars at siya po mismo din yung isa sa mga magpapakilala po sa sikat na radio studio doon po sa South Korea. So yun po isa sa mga kinakatuwa dahil una sa lahat pinagkakatiwalaan po si Alden Richards bilang isa sa mga ambassador and then the same time guys masasabi po natin ginampanan niya mismo yung isa sa mga Korean hit na serye para po talagang mapatunayan na siya din po yung isa sa mga pagkakatiwalaan para po makipag-usap doon at the same time i-connect po yung ng Kapuso Network yung isa sa mga sikat na radio station po doon sa Korea. Nakakatawa guys, di ba?
sobrang blessed ni Alden Richards hanggang matapos po yung taon. And then the same time, lilipas ng 2 linggo bago po sila tumulok sa Japan. Doon pa lang po makakasiguro po ang lahat ng fans na pupunta talaga sila ng Japan with their Fokkerson family. And then the same time, nang kasama po ang lolo't lola po niya, kundi ang nagkakamali guys kung sasama niya talaga. Pero yung mga kapatid niya at si Daddy Bay for sure kasama po yan. So si Min Mendoza naman po, so ngayong Ibulaga, so parang tape na lang po yung pinapanood po nila at pinapakita po nila dyan sa TV. So yung mga nakalipas na parang nakapandress po siyang black, hindi ako nagkakamali, nagsilip lang po ako kanina. And then the same time yun po yung isa sa mga kaganapan. Pero the same time, kasabi ko nga sa inyo, so magugulat na lang po yung ibang fans at ilang fans na nag-aabang po sa kanya kung nasaan man siya. So magugulat na lang po na may lalabas na picture na nasa Pilipinas na po siya, or nasa Pilipinas man siya, or umalis man tumulak pa kasama ng family po niya, or sinasabi din po ng iba na nandito lang sa Philippines si Maine at hindi po umalis papuntang Japan. So yun po talaga yung isa sa mga dalawang scenario na tinitingnan po ng mga fans, kung ano pa talaga at kung nasaan ba talaga si Maine Mendoza. Pero kung ano't anuman po mga happenings po kay Maine and Alden, ipapapasadyos na lang po yan ng lahat po na naniniwala po sa kanilang dalawa. At kumitiwala po kay Maine and Alden, sana huwag po kayong mag-isip ng kung ano-ano, kung anuman po ang nalalaman po ng ibang tao. Pero at the same time, ganun pa man still, tuloy-tuloy pa rin po kayo sa pag-support at po sa kanilang dalawa. At ayun po isang update natin ngayong hapon na to. And thank you guys sa panonood, and see you for my next video. Bye-bye guys.